Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pasamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, punin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkalob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan, ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan, mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan.
sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog, nasa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayarat, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat, upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas, at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat matakot, ang tao man ay yumaman. Lumago man ang lumago, yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusoob ng papurit nagtatagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon.
Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas. Si Juanang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno sa inyong lahat. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Pakinggan natin yung aral na nais ituro sa atin ngayon ng ating Poong Jesus Nazareno. Simulan natin sa isang kwento. Isang araw, sa klase ng pilosopiya, nagbigay ang isang propesor ng isang analohiya o analogy tungkol sa Diyos. Tinanong niya ang kanyang mga estudyante. Yeah, parang kayo, no? Ang tanong niya, sabi niya, sino sa inyo ang nakakita na sa Diyos? Yan, parang ganyan. Walang imik yung mga estudyante. No? Walang sumagot. Sabi nung profesor, sino sa inyo ang nakarinig na sa Diyos? Taas ang kamay. Wala pa rin sumagot. Walang nagtaas ng kamay. Sa huli, sabi ng profesor, sino sa inyo ang nakahawak na sa Diyos? Wala pa rin nakasagot. Wala pa rin sumagot. Sabi ng profesor, sa makatuwid, walang Diyos. Tama ba yon? Tama bang analohiya iyon? Isa sa mga estudyante, napakunot ang noo sa analohiyang ibinigay ng propesor. Kaya, nagtaas siya ng kamay at hindi niya natiis, tumayo. Tinawag siya ng propesor at pinakinggan ang kanyang sasabihin. Sabi ng estudyante sa buong klase, sino sa inyo ang nakakita na sa utak ng ating propesor? Taas ang kamay. Walang sumagot. Sino sa inyo ang nakarinig na sa utak ng ating propesor? Wala pa rin sumagot. At panghuli, tinanong niya, sino sa inyo ang nakahawak na sa utak ng ating propesor? Wala pa rin sumagot. Sa makatuwid, sabi ng estudyante, walang utak ang ating propesor. At nakakuha ng 100 grado ang estudyante. Totoo po, higit sa pakiramdam ang pagkilala sa Diyos. Hindi mo man ito nakikita ng literal. Hindi mo man ito naririnig ng personal. Hindi mo man ito nahahawakan, pero hindi ibig sabihin wala itong katotohanan. Hindi ibig sabihin, hindi umiiral ang Diyos. Dahil higit sa mga ito, ang katotohanan na may Diyos. Dahil ang Diyos ay nararanasan. Ang Diyos ay nararanasan. Kaya nga, nasasabi nating sa awa ng Diyos, nakakaraos. Mga kapatid, ito po ang nangyari
sa mga bidang babae sa ating ebanghelyo. Matapos nilang maranasan ang kadakilaan ni Jesus, sila ay sumunod sa Kanya. Sa totoo lang, binanggit ng ebanghelyo, maraming babae ang sumunod kay Jesus. Pero tatlo lang ang napangalanan. Sa dinami-dami ng yon, tatlo ang pinakamatingkad na sumunod kay Jesus. At ito ay sina Maria Magdalena, kung saan 7 demonyo ang pinaalis ni Jesus mula sa kanya. Si Juana, na asawa ni Cusa, na pinagaling niya mula sa kanyang sakit o karamdaman. Ganon din pinalayas niya ang masamang espiritu na sumasapik dito. At si Susana, na naglingkod kay Jesus at ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya. Ibinigay yung lahat ng kanyang makakaya. Sila po yung mga babaeng kumikilala kay Jesus bilang Diyos. Sila rin yung mga sumunod sa Kanya na hindi lang basta nakita, hindi lang basta narinig o nahawakan, kundi higit sa lahat, naranasan nila si Jesus. Marami ang nakakita, marami ang nakarinig, at marami ang nakahawak kay Jesus, pero hindi sila sumunod kay Jesus. Marami sa mga to, Pariseo at mga Hudyo. Nabalitaan nila yung mga nagawa ni Jesus. Nakita nila na napapagaling ni Jesus ang mga may sakit. Narinig nila yung mga aral at katalinuhan ni Jesus. Pero kahit ganon, hindi nila pinaniwalaan si Jesus. At sa huli, hindi na nga pinaniwalaan, tinuligsa pa nila si Jesus. Ito po yung imbitasyon sa atin ng ating ebanghelyo at ng muling pagbubukas ng ating simbahan, ang balikan ang ating mga karanasan kay Jesus. Alam ko po, mayroon kayong dahilan kung bakit kayo balik ng balik dito sa Quiapo. Alam ko, mayroon kayong kanya-kanyang mga dahilan kung bakit ang layo-layo ng bahay ninyo, may simbahan naman sa inyo, pero lumuluwas ka pa para makarating ng Quiapo. Lahat tayo may dahilan. Pero balikan, higit sa lahat, yung ating mga karanasan kay Jesus. Ikaw ba'y napagaling, natulungan na magkatrabaho, naligtas sa panganib, naiahon sa hirap, nakaranas at nakatanggap ng kapatawaran? Balikan natin ito. Ito yung nagpapatibay sa atin sa gitna ng krisis para umasa pa rin, para manalig pa rin at maniwala sa Diyos. Sana huwag nating malimutan yon. Kahit na medyo gipit ngayon, kahit na medyo nagkakasakit tayo ngayon, balikan lahat ng naranasan natin sa Diyos. Pero wag lang sana maiwan ito bilang isang masaya at magandang alaala. Higit sa lahat, ang mga karanasan natin sa Diyos ay magdulot sa atin para sumunod at magbigay sa Diyos. Marami naiiwan lang na masaya dahil natulungan ng Diyos, pero hindi na sumunod, hindi na nagbalik. Sana paikutin natin yung natanggap natin, ibalik din natin, dahil ito lang naman ang gulong ng buhay. Matulungan, tumulong, makatanggap, magbigay. Kung natulungan kang umahon, tulungan mo din yung iba. Kung nakapasa ka sa board exam, gamitin mo yung profession mo para sa ikabubuti ng tao. Kung ikaw ay nagkatrabaho at pinalad,
bigyan mo naman ng oportunidad yung iba. Ganito lang naman ang buhay. Hindi naman mahalaga, lalo ngayon, kung tayo ay may sobra-sobra. Kung sapat na, salamat. Kung kulang pa, umasa. Ang panyaya sa atin, nawa ang karanasan natin kay Jesus ay wag lang maiwan bilang masayang alaala, kundi higit sa lahat, magdulot sa atin at magdala sa atin na sumunod at magbigay sa Kanya. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang Kanyang presensya. Ating sambitin sa bawat panalangin, gamitin mo kami sa iyong gawain o Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain o Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain o Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkos hanapin natin ang Diyos, maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain o Panginoon. Ang mga bata, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain o Panginoon. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain o Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain o Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain o Panginoon. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at hinap ay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at matiling ng trigo. Upang maging dugo't katawan mo, Jesus Nazareno, alak at hinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay. Aming hiling, pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kairan. Langit, lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilan, di narakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman umatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian.
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Inanggap ko
si Jesus at ang puso'y kaysaya. Pagkain kaniyang bigay, kumunihon tayong lahat. Tumira sa loob ko, buklot tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Pag-ibig kanyang anay, magsimba tuwing Linggo. Tularan si Maria, kapwa natin tulungan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Si Jesus at ang puso'y kaysaya. Pag-asa kanyang taglay, sa langit walang hanggan. Lumakbay Pilipino, yakap tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinpuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.
Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.